emosyonal ang PBA player na si James Yap kasunod ng paghahain ng dating asawan si Chris Aquino ng temporary protection order laban sa kanya. Gate niya, wala naman itong basehan. Alamin ang detalye niya sa report ni Nelson Canlas. Ang 7 taong pagsasama ni na Chris Aquino at asawang basketballistang si James Yap natapos noong 2012 nang ideklara ng korte ang kanilang kasal na null and void dahil walang kapangyarihan ng lady minister na nagkasal sa kanila. Bilang bahagi ng compromise agreement, binigyan ng visitation rights si James para madalaw ang kanyang anak sa kondo ni Chris. Pero ayon sa aktres, bihirang-bihira daw dalawin ang kanyang anak hanggang tuluyan nang lumayo ang loob ng bata sa ama. Nito raw December 3 pumunta si James sa kondo ni Chris at pinasok siya sa kanyang kwarto sa hangad umanong muling buhayin na ang kanilang romansa. Nagtangka raw si James na magkaroon ng physical intimacy kay Chris. Nilabanan daw siya ni Chris at nauwi sa mainit na pagtatalo. Ang kaso, nakita raw ang lahat ng ito ng kanilang anak, kaya nagkaroon umano ang bata ng takot at matinding galit sa ama. Sinusubukan daw ni James na magkaayos sila sa pamamagitan ng pananakot at pagbabanta sa kanilang mag-ina. Sa temporary protection order na inilabas ng korte, bawal lumapit si James kay Chris sa kanyang mga anak at maging sa mga kasambahay sa loob ng 100 metro kabilang ang tahanan, lugar ng trabaho, paaralan at mga lugar na madalas puntahan ni Chris at kaanak sa loob ng 30 araw. Ikinalungkot naman ng PBA player ang inilabas na utos ng korte. Sinasabi ng anak ko sa akin na masasakit na ano na nasalita. As a tatay, sobrang nasasaktan ako dahil sinasabihan ako ng anak ko, I don't like you, you're a liar. Iniisip ko, ano bang ginawa ko? Wala naman akong ginawa. Tapos tinatanong ko, sino nagtuturo sa iyo? Sino nagsasabi sa iyo? Mama. Wala naman akong pakialam na kay Chris eh. Gusto ko lang makasama yung anak ko. Bakit niya ako sinisiraan na anak ko? Baby James or Bimbi, ginagawa ko to dahil love na love kita. So gusto ko lang ipaabot sa iyo na pinaglaban kita. Ipinaliwanag din ni James ang anyay nangyari sa kanila ni Chris na nasaksihan ng anak. One time pumasok si Bimbi sa room niya, tapos pumasok rin ako. Pagpasok kong ganun, nandun siya, tapos pa, magpapaalam na sana akong umalis. Sabi ko, Bim, kiss mo na si Papa kasi alis na. Sinabi ni Bim, I don't like. Tapos ako naman, sinabi ko, Bim, pag hindi mo i-kiss si Papa, ikikiss ko si Mama. Tapos, ang reaction ni Chris, yak, lumapit ako kay Chris. Hinawakan ko siya dito. Hinawakan ko siya, paghawak ko, sabi ko, Bim, look, oh, kikiss ko ng Mama mo. Tapos, biglang si Chris nagsabi na, Sinasaktan mo ako, you're hurting me. Tapos siyempre yung bata, akala talaga sinasaktan siya. Dagdag pa ng basketballista. Sabi niya, baka nakalimutan mo, may 3 years pa yung brother ko. Sinabi niya sa akin na, nakita mo ba kung saan na yung mga ex ko ngayon? Wala na mga career. Baka ganun gawin ko sa'yo. Isang iyak ko lang sa TV, maniniwala na sa akin yung mga tao. Pawang kasinungalingan daw ang mga ito, ayon sa abogado ni Chris na si Attorney Frank Chavez. Hindi sinabi ni Chris yun. I just asked her over the phone just now. Dinadawit nila, when they say power, they're referring to the president who happens to be the brother of Chris Aquino. That is most unfair. Itinanggi rin ng kampo ni Chris na sinisiraan ng aktres sa anak, si James. Sabi pa ni Chavez, di raw malayong may kinalaman sa pera ang mga pangyayari. It would have provoked the stop payment order. I am not aware of the amount of the last check, but the totality that he got, and this is matter of public record, is about 14.5 million. It is so malicious and it is so degrading. Number one, to say that there was a price paid. That's not correct. As a matter of law, there was a settlement of the estate. Alam naman natin sa condo jewel parties, palangpit sa payan.
hati sa gitna. And that's what happened. In fact, hindi nga hati sa gitna here, ano? The properties that Chris wanted, she got. Naghahain na sa korte ng oposisyon sa temporary protection order ang kampo ni James. Si Chris naman, inihingi sa korteng gawing permanente ang protection order laban sa basketbolista. Nelson Carlas, GMA News.